So, for no further ado, I will introduce po to all of you our first speaker. So, our first speaker is a 2017 Outstanding Extensionist winner given by the Civil Service Commission and awarded as the Outstanding Veterinarian in Academe given by the Philippine Veterinary Medical Association or PVMA. So now she is working as the Dean of the College of Veterinary Medicine of the Tarlac Agricultural University. I know that you are all excited to hear from her lecture. So without further ado, ladies and gentlemen, a round of applause to Dr. Ma Asuncion Beltran. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kala ko, kukunti lang tao, marami palang interesado sa pag-aalaga ng manok. So, ito po ay basic, back to basic po tayo. Sa lahat po ng production aspect, ito po ay project na pinundohan ng DAEBAR. We have already developed the technologies. So, nakita po ng ating secretary na maganda ang nangyari sa Tarlac. Kaya gusto po nila ay i-spread sa buong Pilipinas. Kaya nakapagsimula na po kami mag-lecture sa Mindanao, susunod na po ang Visayas at Luzon. At dahil pinundohan po ng BAR ang aking project 5 years ago, at lahat ng mga technologies ay pwede na pong i-release. Okay, so, pisan na po tayo. Ang industriya ng pagmamanukan sa Pilipinas. Alam na po natin na iba't ibang industriya ng pagmamanukan. Una po ay ang pag-aalaga ng for meat type. Ang tawag po natin doon ay broiler. Pag-aalaga ng paitluging manok, layer. Pag-aalaga ng mga sisiw, so breeder stocks po 'yon. Ang binibigay po nila ay dalawang klase. Isang breeder para sa meat at isang breeders para sa layers. At meron din po tayo sa hatchery. Okay? Ito po ay talagang nagpapatubo lang sila ng mga day-old chicks, ibibenta sa atin. At ang mga industriya ng pagproproseso ng mga produkto ng pagmamanukan, kagaya ng pagbabalutan, etc. Okay. So, simulan na po natin ang ating lectures. Ang aking project po ay nakita ko kasi ang mga women po natin, kasi project ko ito sa women, ay talaga pag nakausap mo sila, ang problema nila ay yung ipapakain sa pamilya araw-araw. At naiiwan sila sa bahay, wala man lang business, so gusto namin silang tulungan. So ang ginawa ko po sa project na ito, binigyan ko po sila ng 45 na ready to lay at 5 lalaki, kaya lang po hindi basta-basta bigay. Meron po silang equity. Ano po yung equity? Meron po silang responsibilidad na dapat ay gawin para makakuha sila ng kanilang mga manok. Dapat sila ay may pabahay, sila ay magle-lecture, okay? Ang ibig sabihin noon, hindi magandang pumasok sa isang business kung walang alam yung farmer. Naniniwala ako kung kayo ay nakaaral o at least naka-attend ng mga training na ganito, na libre naman na binibigay ng BAR dahil ito lahat ay scientific dahil ito ay pinag-aralan po namin na matagal. At sustainable, ang ibig sabihin nun, nakakapagbigay sila ng affordable at available na kakainin natin araw-araw. So ang ibig sabihin po nito, simple lang ang teknolohiya. Hindi mo kailangan nakapagtapos ng PhD o college graduate ka para maintindihan ang pag-aalaga ng manok. So, dalawang uri po ito. It's either ikaw ay backyard raiser, ewan ko kung mababago ito, depende po sa DA. Pero sa ngayon, tatawagin kang backyard raisers kung less than 100 ang iyong inaalagaan. At commercial na pag ikaw ay nag-aalaga ng higit sa 100. So, nakikita po ninyo ito. Ito yung mga establishment na mga pang-commercial. Pero kung ikaw ay nasa likod bahay lang,
Pwede po tayong magpatayo ng mga pabahay nila, pero dapat sundin mo yung mga basic. Yung mga space requirement, gaano ba kataas, gaano ba kaluwang, ilan ba sa isang metro kwadrado ang dapat pag-stay ng mga manok. Yun po ay ihanda nyo ang inyong mga notebook dahil ito po ay mga basic ang aking lahat na ibibigay. Okay, ano ba ang free range? Okay, either basta ito ay nakagala. It's either ito ay mga puting manok o colored na manok. Okay? It's either native. Pero ngayon, ang free range, ang connotation niya ay ang mga colored at mas malalaki ng manok. At ito yung ipapakita ko ngayon. Okay, so nagro-roam po kasi sila eh. Ang ibig sabihin nun, nakakagala sila at nakakagawa sila ng mga natural nilang kagawian. So, they could scratch on the grounds. Nakakakain sila ng mga forest. Ito na po ang kagandahan ng mga bago nating manok. Dati, nakakulong sila. They are encaged. Pero ito mga bagong breeds or strain ng mga manok po natin ay kumakain na sila ng mga forages. O yung mga tinatanim natin, o yung mga berde na pwede lang makain. Okay? At nakakatagdag sa kagandahan ni kanilang production. Pwede ka nang makalesen ng inyong feed expense ng about 50% kung magtatanim ka ng iyong ipapakain. Kasi ang pinakamahal na gastusin talaga sa pagmamanukan, 75% ay papunta sa patuka o pagkain. Para kung makatipid tayo, ay tuturuan ko mamaya kayo kung ano-ano yung pwede niyong ipakain at kung ilan dapat ang ipakain dahil hindi naman pipwedeng sobra-sobra ang ipapakain mo lalo na kung ito ay mangingitlog. Okay, ang free-range chicken ay kumakahig sa labas ng bahay at nakakakuha ng natural na pagkain na iinitan at nakakapag-eherhisyo sa labas ng bahay. Okay, so ito na yung mga basic. Pag magpapatayo ka ng isang bahay, dapat isipin mo kung ilan yung ilalagay mo doon. Halimbawa, nakapag-isip ka, mag-i-start ako ng 50. So, kung ang kailangan ng isang metro kadrado ay 5 lang, kung 50 yung manok mo, double my 10 square meter ka. Okay? Kung practical tayong mga tao, kasi ako practical lang na tao, ang isang hakbang isang metro na yon. Okay? Okay, so mamaya ipapakita, meron lamang silang 6 o 8 oras na nakagala. So pwede mong ilabas ng alas 9. Mas maganda alas 9, lalo na kung mainit dahil wala nang hamog yung mga kakainin nilang mga dahon. Dahil yung mga hamog-hamog na yon, yun ang nakakapagbigay ng sakit dahil yung juice na yon, nandun yung mga parasite, okay, na hindi nyo nakikita. Pag nakakita ka ng puti, na maliit na puti, yun yung nakadikit sa dahon at pag nakain ng mga manok na yon, sumisip-sip sila ng mga dugo sa intestine ng manok. Kaya kung pwede, pagalain nyo sila ng alas 9. Kung may araw, pag nasinagan na kasi ng araw yung dahon, bababa yung mga parasites sa lupa. Okay? Okay. So, pero kung umuulan, dapat nakakulong. So, ang importante dito, dapat may pabahay ang manok. So, nakakakain na sila ng damo, insekto, at ibang pagkain sa lupa. Okay, ang katangian ng pag-aalaga ng free-range chicken. Okay, madali lang naman kasi ang technology. But we have to know. Okay, we have to know. You have to attend seminar like this. Hello, ma'am. Okay ka lang? Malakas ba yung boses ko? Okay lang. Okay, so gumagamit ito ng natural o organic kung gusto nyo. Kung gusto nyo ang inyong business ay purely organic, mahirap din magpa-organic dahil mahal ang pagpaparegister ng isang organic farm. Okay? Ang isang produkto, I think, is 75,000 pesos.
Kung dalawa ang produkto mo, 150,000 pesos. At dapat lahat ang gagamitin mo, organic. Kaya ako ang tinatawag ko, natural lang, kasi nagpapakain pa naman ako ng maliliit na commercial feeds. Pero karamihan, hindi na. Natural na lang yung pinapakain ko. So, konti lang ang paggawa ng ating mga magsasaka. Mga 2 hours in the morning and 2 hours in the afternoon, pwede na. Kung kayo ay manginginom, wag na kayong mag-alaga ng manok. Dahil walang kwenta lang ang ating pagbibusiness kung ganyan. So, ang kagandahan ng pagmamanukan, yung una kong project, nakaw, nalugi. Dahil lagi na lang sinasabi ng kapartner ko, ay, nako, binaha. Minsan-minsan na naman binabaha. Nagkakasakit eh. Sabi ko tuloy sa farmer ko, bakit? Sabay-sabay magkasakit ang mga anok pag may piyesta. Sabay-sabay din nagkakasakit ang manok mo kung birthday mo. Gagalit ako ng gano'n. Kasi nga kinakatay nila. Sayang lang yung project ng gobyerno. Okay, so pwedeng-pwede sa mga kababaihan ito. Bakit? Because they are very docile and they could be easily handled. Even kids could feed the chicken and pick the eggs. Okay, so ako nga, may apo, 5 years old. Sabi niya, Lola, Mommy, can I take the eggs? Oo, sige. Hindi ba yung tumutoka? Kung lagi ka nakikita ng manok, nako, sila pa ang sasalubong sa'yo. Di ba? Sino may manok na rito? Taas ang kamay. Naku, kukunti. Palagay ko magmamanokan mamaya itong mga ito later on. Okay, so magandang benepisyo sa lupa. Kinakahid yung ano eh. Hindi mabaho kasi kinakahid ka agad. Nadadry ka agad ng sun kasi naka-free range. So pag kinakahid, natutuyo ka agad yung mga fecal matter nila, hindi babaho. Tapos na-incorporate ka agad dun sa lupa. So yung fertilization ng lupa, okay na. Ang mga nok ay pwedeng kumain ng damo, dahon at tira sa kusina at mga tira sa sakahan. Ito na yung mga bagong manok ngayon. Okay, so ito ang advantage ng ating, sorry ha, Tagalog at English, pero I tried na tinagalog ko na para maintindihan. So ang free range ay pwedeng pangkarne at pangitlog. Yung mang inasal, free range yun. They are ranging it for 60 days or even 90 days to produce the desired kilogram of meat that they need. Okay, kung 1.5 kilo, mga 65 days, mga ganon. 90 days, mga 1.2, mga 65 days. Kaya kumikita yung nagbebenta para sa inasal. Okay, at ang itlog, gusto kong i-break to ha. Yung iniisip nyo na ang pagkain na araw-araw ng itlog ay nakakataas ng kolesterol. Hindi po yun totoo. Okay? Dahil meron na po tayong pag-aaral ngayon na it's 1/3 less of cholesterol, mas mataas ang vitamin at mineral. It is a complete package of good food. Pwede po tayong kumain ng 3 itlog sa loob ng isang araw. Sa Amerika, 3 beses sa loob ng isang araw. Tayo kasi nakaset na yun naman, 3 lang daw sa loob ng isang linggo. Pwede, 2 o 3 itlog sa loob ng isang araw. Mas maganda, isosoften nyo lang yung pagluto. Soft boiled, pinakamaganda yon. Mas maganda kung raw, kung kaya nyo. Okay, kung lalagay nyo sa beer ninyo, pwede yon. Okay, ilagay nyo sa soft drinks nyo, okay. Half-cook yung kanyang pag-fry. Kasi ang nakakasira dito, yung mantika na linuto ninyo, yun ang mas masama. Kaya huwag nyo na, kumuha kayo ng non-stick na fan, soft-boiled lamb, that is the best. And you will get all the necessary nutrients taken from the egg. Okay? Hindi po totoo na nakaka-high blood yung maraming itlog. So, ito yung pinakapurang pinanggagalingan talaga ng apring protina. Okay? Maliit lang ang karbo niyan. Pwedeng kainin ng bata at matanda at napakaraming gamit sa pagluluto niyan. Okay? So, 5 bagay kailangan para maganda ang pagmamanukan. Okay? Dapat, tama yung ginagawa ninyo. Bago kayo pumasok sa business na ito, dapat may kaalaman kayo. Dahil a learned farmer will be a successful farmer. Okay? Huwag kayong papasok sa negosyo na wala kayong alam. Malulugi kayo. Then, yung karunungan ninyo, the skills. Dapat marunong kayong magbakuna. O dapat pala, babakunahan siya ng 8 araw. Uulitin pag 1 buwan.
At uulitin mo pag apat na buwan na siya before na mangitlog para hindi mapeste. Kasi itong mga pesteng ito, it's virus laden and taken from the air. Okay? Kaya madali lang talaga maapektuhan na yung mga manok kung wala kayong bakuna. Peste ito eh. Okay, madali lang sila. Lalo na pag change ng weather, malapit ng tag-ulan, mahina ang resistensya ng manok, madali silang mapeste pag walang bakuna. So yung karunungan natin, dapat ma-enhance. Paano ba paglagay? O pag sinabing one drop, one full drop. So nakadiretso yung pag-ano. Hindi nga natagalid ang ganyan. Pag nakatigilid yung paglagay mo ng bakuna sa mata, okay, sa mata kasi yun, half drop yung ilagay mo. So it must be full drop. Ang ibig sabihin nun, nakaganyan yung paglagay. Hindi nakatagilid. Lalo na kung tinagalid mong ganyan, one-fourth drop na. Ang ibig sabihin nun, incomplete dosage yung bakuna mo. Okay? So, maapektuhan rin. So, yun, kaugalian. So, dapat mas focus ka sa pagmamanuka mo. Huwag mong ibigay lahat sa caretakers ninyo. Di sana, kung hindi ka rin naman pala ang mag-aalaga, dinala mo dito yung boy mo o yung caretaker mo. Dahil, totoo, hindi mo naman mai-transfer sa kanya lahat yung napag-aralan mo dito. O, si Jaworski, nung siya ay nag-start ng farming, eh, di syempre, ako ay hiyang-hiya, eh, Inglesero yun. Eh, nanonosebleed na ako at mag-i-Ingles ako mag-lecture. Eh, kasama niya, eh, mga farmer. Eh, di sabi ko, are you going to raise those animals in your farms are full-time? Sabi niya, no. Who will be taking good care of your livestock? Oh, I have my boys, you know. Meron akong makatulong sa bahay. Then, sabi ko, sir, then I don't need you here. Kasi nahihirapan na ako mag-Ingles eh. Will you please let your boys come here tomorrow morning? Kasi 10 days kaya yung trainers training namin. Ah, okay. Oh, yun tuloy. Yung kanyang boy ang pinapunta niya. Hindi ko naman sinabi hindi niyo kailangan ito. Pero ang ibig ko sabihin, sa susunod na may lecture na ganito, iparating niyo rin yung mga mag-aalaga sa farm niyo. Para equally, kagaya ninyo, naiintindihan lahat ang aspeto ng teknolohiya ng farming. Okay. So, uri ng manok. Maganda na kung aalagaan mo ay unang-una, maganda talaga yung lahi ng manok. Huwag kayong bibili ng manok sa gilid ng daan. Dahil sigurado yon, reject yon. Dahil bibilhin nyo lang dapat ang mga manok nyo sa talagang legitimate na nagtitinda ng ating mga day-old chicks o kaya ready to lay. Okay? Kasi, pero meron akong sikreto ha, kung gusto nyo rin lang talagang mag-alaga na magagandang manok, mas maganda alagaan nyo sa day-old. Kasi malay nyo, paano inalagaan yung bibilhin yung ready to lay? Barabarabay? Samantalang kung ikaw ang nag-alaga, ibibigay mo lahat yung best. Kasi pagpangit yung pag-alaga sa simula, magiging pangit din ang kinakahinat na niya sa susunod. So, this is an advice with a wisdom. If you wanted to have layer farm, you better start with do-old chick na kayo ang mag-aalaga. Dahil the best ang ibibigay ninyo. Kasi hindi mo talaga alam, binili mo 4 months na. Paano niya ilagay yung 4 months? Diba? Pagpangit ang alago sa first 4, hindi magiging mag-productive sa susunod ng mga taon. Eh, mahal. Okay, pabahay. Dapat alam niyo yung pabahay. Paano? Ano ang kailangan ng pabahay? Pakain. Ano ang dapat yung ipakain? At ilan? Okay, gaano karami? Hindi pa pwedeng, ay, bahala na, oh, shh, hindi pa pwede yun. Dapat alam mo, oh, eto ibigay ko sa'yo, eto ka dapat at the end of the week. Bibigyan kita ng 15 grams ngayon at the end of the week, you must be already 65 grams. O, second week, bibigyan kita ng 50 grams, you must be already 100 grams at the end of the second week. Yung mga ganun ba? I will give you the basic, okay? Para may guide kayo. Okay, at wastong pag-aalaga. Okay? So ito yung ating pag-aaralan, pabahay, pag-aalaga ng day-old hanggang
dapat nang tanggalin ang brooding kasi sa day old dapat kasi ma-maintain yung 41 degrees centigrade. Kung ang room temperature mo 37 lang, ang katawan mo 37 din. So dapat magdagdag ka ng ilaw. Kasi yung first 14 days na yan, yan ang pinakadelikadong araw ng buhay ng manok. Pag hindi mo magandang inalagaan sa brooding period, magkakaroon ka ng maraming problema in the later years, in the later days. Okay, so pagpapagala. Ang pagpapagala ay simulan natin pag sila ay after 60 days. Bakit? Ay, syempre, hindi pa niya kayang tumakbo kung may, pag may daga dyan, pag may ahas pa sa probinsya, ganyan. Sabi ko, bakit pa marami namamatay dito? Eh, ang ganda-ganda ng alaga ko. Huwag kang matulog, ah. Tignan mo. Sabi ko sa kasama ko, tignan mo kung bakit may tatlong namamatay araw-araw. Ay, nako. Reptile na malaki. Sa amin, sa Ilocano, ang tawag namin doon, banyas. Sino mga Ilocano dito? Ano ang Tagalog ng banyas? Oh, kayo din, hindi nyo alam eh. Bayawak! Oh, yung pala kinakaan ng bayawak. Sabi ko, oh, napatay na natin yung tatlong bayawak. Bakit meron pa rin? Kasi ang pagalaan ko medyo malaki. Ano pa? Angkos. Aba, may dumadagit sa taas. Oh. Meron pa kami doon, sa probinsya. Dito sa Manila, hindi nyo makikita yun. Oh, mga eagles, mga uwak na maiitim yan. Dinalawin, dinadagit nila yan. Okay, paisa-isa na lang, pero meron din nakukuha. Ahas. Nako, yung ahas na yan. Sabi ko, bakit ba? Bakit may namamatay na naman? Tapos, kung minsan, puro ulo na lang natitira. Oh, pusa. Kalain mo, tanggalin niya yung ano, talagang kakainin niya, iiwan niya yung ulo, kakainin lang yung... So these are the things na dapat yung malaman. Okay, so feeding, watering, breeding, recording, laying. So ito lahat ang pag-aaralan natin. Okay, housing na tayo. Pag magpatayo kayo ng bahay, the direction must be from east to west. Dito, nagsa-sunrise at dito nagsa-sunset. Bakit? Yung lang dulo nito ang maiinitan at dulo nito paghapon ang maiinitan. Baliktarin mo yan. Kalahate, mainitan pag umaga, kalahate paghapon, nagpabahay ka pa. Okay? Pero, kung meron na kayong mga sheds, mga shades ng mga kahoy, hindi na kailangan yung east to west. Pero kung ganyan, na wala man lang magpapalamig doon, east to west. Okay? Okay, east to west ang direction. Okay, at ang maximum width ng bahay. Tandaan nyo. Wala ba akong ano pwedeng pagsulatan dito? Whiteboard, wala po ano? Dibali. Yung maximum width ng bahay, 10 metro lang. Maximum yun, ha? Yung gaano siya kalapad. 10 metro lang, yun ang maximum. Dagdagan mo ng 10 metro yan, hindi nalalakad yung hangin. Kasi iikot yung hangin eh. And the hot air will go on top. Kaya maganda, yung roofing nyo, monitor type, or nakaganyan, oh. Ang maximum na width, ay maximum na height, yung nakaangat, maximum of 2 feet. At may cover na net. Kasi para hindi pumasok yung mga ibon. Naintindihan po natin? Oh, it's either shed type, shed type, nakaganyan lang, gable type, or monitor type. Okay? 10 metro lang kaluwang. Kahit gaano kahaba, it's alright if you follow the east to west direction. How do you know? Alas 10 ng umaga, kumuha kayo ng patpat. Okay? Tusok mo ngayon, tignan mo yung shadow. Kung saan yung direction ng shadow, yun ang east to west. Hello guys? Okay, yun ang east to west. Doon kayo magpatayo kung meron kayong malaking lupa. Pero kung ang i-utilize nyo lupa ay kagaya ng ginawa ko, na pinutol ko na lang sa ilalim ng punong mangga, okay lang. Hindi nyo na kailangan ilagay sa east to west direction. Okay, kung ganito ang... Oh, so, ito, gable type. Okay, ito, mali eh. Dapat,
kung nakaangat to, yung pag-angat at kayo ay binabaha, yung minimum width from the floor, from the soil to the floor is 1 meter. Pwede niyong itaas. Gaano kataas? It's alright. Basta ang minimum mo ay 1 meter. Bakit? Pag tataiyan, pag naaamoy na yung mga amonya, nakakakos din ng sakit. At saka mahihirap ang kang maglinis. 1 meter, hirap pa eh. Para madali kang maglinis, taas mo ng konti. 1.5. Kasi yung paglilinis mo sa ilalim. Ngayon, pag depleter ang gagawin mo, maglagay ka ng 2 patong ng ano? 2 panong ng hollow blocks. Then maglagay ka, huwag mo sisementohin, babaho yung inyong poultry. Ang pagkabaho kasi, yung pagmimix ng tae, at saka yung dumi niya, at saka yung urine niya. Yung urine, yung parang icing ng cake na puti, yun na yung ihi niya. Pag nabasa pa yun, okay, babaho. Babaho ang inyong poultry. You have to keep it dry. So, dapat maglagay. So, hard soil, maglagay kayo ngayon ng ipa. Okay? Gano'n ka, ano yung ipa? Mga 6 feet. Kung meron kayong ipa, eh kung wala, the hard soil na lang, pwede rin. Para hindi babaho at maa-absorb yung amoy, dikdikan nyo ng uling. Dakdik ng uling. Dikdikan nyo ng uling. Kahit kalahating, ano, sako. Naglagay kayo ng asin. Yung asin ay, ano? Anong gagawin ba ng asin? Okay. Against bacteria din yon. So, pwede nyong i-mix yun. Ngayon, pag nakakita kayo ng tae sa ibabaw, kumuha kayo ng rake. Okay? I-roll mo yon araw-araw. Para, ngayon, pag marami ng tae, dahil marami sila, change it every month. Okay? At gawin mo yon, huwag mo itatapon yon. Organic fertilizer mo yon. Ilalagay mo sa taniman mo yung inyong forage. Okay? Kung depleter. Okay? Mas maganda naman yung nakaangat. Kung may pera ka, di bumili ka ng flooring mo na plastic matting. Mas madali linisin yun. Okay? At kung dry at hindi mababasa, pwede mong ibenta yung tae sa ilalim. Binibili sa amin yun eh, matagabagyo. So, yung pandagdag ding nakita yon. So, eto po yun, ating, so, 10, importante ha, yung width niya, 10, kahit gano ka, kahaba, dapat yung pinagababang parte ng bubungan, dapat ay 2 meters from the soil. 2 metro yan, yung pinakamababang parte. Okay? Bahala na kayo, basta yun ang standard. Kung ganito, pero mas maganda 3 meters para malamig sa loob. Pwede kayong gumamit ng anumang klase ng inyong roofing system. Kung may pera ka, di tiles kung gusto mo. Okay. Basta meron siyang bubungan. Pwede rin yung mga kugon, grasses, palapan ng nyog, kung ano, kugon, nipa, etc. Okay, so, ngayon, ito yung bahay ng manok ko. So, ginamit ko yung mga estudyante ko na rin. So, tinanggal ko lang yan. Tignan nyo yung eto, monitor type. So, kasi, yung hangin na mainit, tataas yan. Dapat may labasan. Okay? Papasok ang malamig na hangin, lalabas sa monitor. Kasi pag walang labasan yan, iikot uli at bababa dun sa manok. Kawawa ang mga manok. Kaya mas maganda, nakaganon na lang oh. Kasi kung gaganon ni pa, doble gastos. Okay? So, pwede naman ganyan. So, eto yung labasan ng gano'ng kataas dapat yan, hindi ka lalampas ng 2 feet. Maximum yun. Pwede kang 1 feet, 1.5 feet, pero maximum mo 2 feet. Okay pa? Okay. Ngayon, etong mas madilim na parte, lagyan nyo ng mas mataas yung wall ng isa. Dito mo ilagay yung itlugan. Kasi pag nangingitlog yung manok, gusto niya madilim. Okay? Kaya etong parteng ito, maliwanag, dito mo ilagay yung perch area. Yung sasampahan nila pag kagabi. Or else, kung hindi mo lagyan ng sampahan yan, papasok sila dyan at magiging madudumi ang itlog.
Okay? Okay. So, maglagay din ng inuman. So, tignan nyo ito, yung sinasabi ko, mas madilim na parte ito at ito ay naglagay din ako ng tarpaulin na kung malakas ang ulan ay pwedeng ibaba. Pero most of the time, nakaangat. Okay? Pwede kasi na ito ng 200 eh. Yung ganyan lang nakalaki, 200 na. Lagyan ko ng automatic na ilawan. Kasi, makinig kayo, merong motto ang manok tungkol sa ilawan. Never increase the light during the growing season, but never decrease the light during the laying season. Huwag kang magdagdag ng ilaw kung grower pa sila. Ang ibig sabihin nun, 1.5 months to 4 months. Huwag ka muna magdagdag. Kasi mapupwersa na i-develop yung reproductive organ ng manok. Okay? Kumbaga, mapupwersa, magdalaga ka agad. Hindi pa ready eh, yung reproductive system. Pero, pagdating ng 4 na buwan, hanggang sila ay mangingitlog na, 16 hours dapat ang ilaw mo sa loob ng kulungan. Naintindihan? Because the increase of light has a positive effect on the hypothalamus of the chicken's brain at yun ang magtuturo at magsasabi na mag-produce ka ng maraming itlog. May positive effect sa ovaryo yun. Okay? Kaya pag summer, mas maraming nagagawang baby. Ganun yun. Because of the effect of the lighting system. Ang init ah. Okay. Okay. Naintindihan niyo po yun? Okay. Next na tayo. Eto po, dahil ang mga manok natin ay malalaki, okay, maglagay ng net. Okay? Bumili kayo ng net na green na na-stretch. Okay? Pwede naman, kung wala kayong pambili, pwede naman yung ano lang, second hand, yung mga lambat na mga fisherman. Okay? So, ilalagay nyo, mga 6 feet yan, around yung ranging area nila. Tapos, sa ranging, dapat, kung 100 yung manok mo, kung 2 meters per bird, mga 200 square meter yung pwede nilang ranging area para masaya sila. Ang ibig sabihin nun, nakakalaykay sila, nakakakain sila, nag-i-enjoy sila, naglalaro sila. So, ito po yung mga standards. Ang nest, kung 100 yung manok mo, ilan dapat ang ilagay mong paitlugan ng manok? Hello? 30, ano? Hoy, makinig kayo. Sumagot kayo. 100 ang manok mo. Kung 3 birds per nest, ilan paitlugan nest kasi? Ilang paitlugan ang lalagay mo? 33 o 34? 34. Kasi kung 33, kulang. 99. Yung isa na yon, siya ay mangingitlog sa floor. Pag yung mga manok ay nakakita ng itlog sa floor, they will start picking the egg at magiging ugali nila yon. Lahat ng itlog na makikita nila, they'll start picking. Kaya huwag na huwag kayong magkulang sa number of nest as per standard. Okay? Doon kayo magkakaproblema. Pag nakakita kayo ng ganon, ihiwalay nyo kaagad yung manok na nagpipick ng itlog para hindi siya makapaghawa ng kanyang ugali na magpick ng itlog. Mabubutas lahat ng mga itlog ninyo. Dahil kasalanan mo. Eh, sana ako mangingitlog dito? Hindi mo naman ako binigyan. Sabi niya, ah, kasi kulang nga. 33 lang may ilagay mo. Isa mangingitlog yung isa. Remember this, hindi nyo malalam. Veterinaryo po ako, kaya pinag-aralan ko yan mabuti. May pecking order ang manok. Hindi nyo lang nakikita. Kung saan siya kumakain, permanent siya doon. Kaya pag kulang ang kainan na ilagay mo o paitlog ang ilagay mo, wala siya talaga ang kakainan. Hanggang mamama, hanggang mangangayayat yun at mamamatay na sa susunod na mga araw. Bakit? Kasalanan mo. Hindi ka nagbigay ng tamang pakainan at tamang itlogan. Kaya yung 33, mali. 34, mas maganda ng sobra. Mas maganda ng sobra kaysa kulang. Kakaintindihan po tayo? Okay, ang feeders.
Ang feeders na bibili niyo o pakainan, pula lang ang kulay ang dapat niyong bilhin. Dahil ang mga manok ay colorblind, except red. Ang nakikita lang nila ay pula. Kaya dapat ang bibili mong pakainan o patukaan ay kulay pula. Okay? Ang waterer, ganun din. Dati ang pinag-aralan namin, mga 2 cm per bird, 6 cm per bird. Mali na ngayon dahil sobra nang lumaki ang manok. Hindi na sila kaya. Space requirement, 3 birds per meter square. Inulit ko yan. So, ganito yung sinasabi ko. Maglagay ka ng net around. Maliit lang naman yung bahay dahil magstay lang sila ng gabi. Pero, kung hindi ka maglagay ng net, yung manok mo, manok na ng kapitbahay kinabukasan. Bahala ka sa buhay mo kung ayaw mo maglagay ng net. Okay? So, ang equity, ang requirement talaga ng pagmamanukan, may pabahay at may net. Okay. Uuwi kayo sa probinsya kasi ba't kukumpu-kumpu lang kayo dito sa Manila? Okay, kung gusto nyo. Pero meron ang uso ngayon kung wala kayong ganyan. Tinatawag natin chicken tractors. So, ang bibili mo na lang ay cage. Kawawa naman yung manok. Kaya ako, ayoko yung nagsasabi ng i-cage mo yung manok kasi di sila nag-i-enjoy. Pero kung gusto nyo talaga mag-alaga ng manok na naka-cage, bumili kayo ng cage, 17,000 pesos, plus yung manok na ilagay mo na 49 na manok, sige, pumulot ka na include araw-araw. Kaya lang yung manok mo nakakulong doon. Ay, salamat po. Okay, maya-maya. So, ayan na ha. Yung sinasabi ko kanina, balik ako sa drawing. Yung mga roofing system, gable type, shed type, at saka monitor type. Pwede rin naman, ganun na lang. Okay, nakaganyan. So, tatlong klase. Nakikita nyo po? Okay. So, bahala na kayo. Depende naman kasi sa kakayahan ng farmer. Kung may pera ka, di mag-monitor ka. Kung wala kang pera, di ito lang. Okay naman, wala namang mali. Importante, may pabahay ang manok. Huwag kang mag-aalaga ng manok kung walang pabahay. Mamamatay lang sila. Kung mag-aalaga ka ng mga animal, manok man o apat ang paa, isipin mo, parang tao rin yun. Ikaw nga walang bahay buong taon. Saan ka pupunta? Saan ka pupulutin? Di ho ba? Okay, so ito yon. O, ayan o, likod bahay lang. O, may mali, shed type lang siya. Naglagay siya ng, yung mga binili lang niya sa ano, anong tawag dyan? Yung mga, ang tawag natin doon, yung magtitinda-tinda lang na, junk shop! O, ginang siya junk shop lang nila dyan. O, eto, linagyan niya, bumili siya. Konti lang, wala ng 100 meter yan eh. Wala ng 50 meters, basta kinulon lang niya. 5 feet po. 5 or 6 feet. To. Ano? Hello? Nasa picture. Ay, dominant po. Mura na lang. Mura na lang ngayon. Marami na nag-aalaga. Okay. Mamaya po, pakita ko. Maghintay ka lang tayo. Bahay pa lang tayo. Okay, so, ayan, lahat ng kababaihan ko, ini-inspect ko muna, yun ako, medyo stricto ako sa, kasi nagbigay ako ng manok eh. Alagaan kita, kasi gusto ko tumulong. Aalagaan kita, pero parang awa mo, tulungan mo rin ang sarili mo. So, ang requirement ko, magpatayo ka ng bahay, maglagay ka ng net, ikaw ang magpakain, bibigyan kita ng manok. May bayad din yung manok. Ang bawat manok, ang bayad nila sa akin, 10 fertile eggs. Kada manok. So yung 50 manok, 500 eggs. Ang ibabayad nila sa akin. At yung fertile eggs na yon, papapisa ko ulit. At ibibigay ko ulit sa mga different farmers. At doon po kami nagsimula. Okay, pinundahan po ng Daybar.
Okay, kaya itong mga teknolohiya na ito ay galing sa project po natin. Okay, so, ayan. Kung meron naman kayong pera, di hagwire. Bahala kayo, depende. Ganun lang kaliit, basta malaki yung kanilang ano. O, kung maganda naman, okay. O, magtanim ng aratile, saging, at iba pa para lumamig ang lugar. Gumamit ng tarpulin. Hindi ko naman sinasabing magnakaw kayo ng tarpulin, ha? Kung wala kayong pera, yung mga used na tarpulin. Ako, graduation namin, ang laki ng tarpulin. Naku, yun na takagad din tinitingnan ko. Sabi ko, oy, yung in-charge ng ano ha, akin yung dalawang tarpulin na yan. Dalawa kasi, recognition at saka graduation. Eh, ang mahal lang pinambayad, 2,500. Tapos tatapin lang, akin lahat yan. Yun ay pinang-ano ko ng aking mga manok. So, pwede lang. Pwede lang dahon-dahon ng nyog na sa inyong bubungan, etc. Okay. Wala namang ano. Eto, hindi nyo lang nakikita. Meron ding net. So, ganun lang yung ginawa niya. Okay lang. Basta hindi mabasa yung manok. Okay. Apa? Bagyo? Sa amin to, Tarlac. Tignan nyo nga, oh. Ay, bagyo. Ano, ano po? Hindi ko naintindihan kasi. Hangin ay lalagyan ng tarpaulin. Linalagyan ng sako. Pinicturan ko lang yan nung wala pang sako. Okay, kasi wala daw siyang perang pambili ng gano'n. Hindi, okay lang. Sako, marami siya. Okay. So, eto, pwede rin ganyan. Ito, linagyan niya naman ng net. Tapos, nag-extend siya. Ito, inubos na nila. Ilalagay niya dito, pagkaubos doon, ilalagay niya doon. Malalaki na yung daho, malalaki na yung damo dito. Rotational grazing ang tawag natin doon. Kasi kumakain talaga sila ng mga forages eh. Oh. Okay, eto. Sa Hacienda Luisita, tong partner ko na ito. Bumili siya ng ano, ano yung dalig sa, ano? Gulong. Okay. Ginulungan niya yan. Ginulungan niya yon. Ginulungan niya yon. May gulong-gulong doon. Pag naubos yung ano, pag naubos yung dito, pinapapush niya. Mga ano, kapitbahay, pinupush niya yon. So, oo, depende sa inyo. Kahit anong design ninyo, basta may pabayay manok o may paitlogan siya doon. Tarpulin, ninakaw niya sa gilid ng NLEX. Tinarpulin. Tinarpulin niya yon. Kasi nga naman, wala siyang pambili ng yero. Hindi ko naman sinasabi talaga magnakaw kayo, ha? Hindi ko line-lecture yun na magnakaw kayo ng tarpaulin. Baka hindi pa tapos yung tarpaulin ng SM, kinukuha nyo na. So, ito po. Ayun ay mga, ano na, mga sugar cane sa Hacienda Luisita. So, nag-venture po siya sa pagmamanukan. 50 po, kasya na dyan. 100. O, tignan nyo to, 10 lang talaga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, to, wala nang makainan, o. Oh. Wala na. Kaya, 10 lang talaga. Huwag kayong sasobra. Kung 100 yung manok nyo, ang bili nyo, 10. Na? Okay, yan ang feeders. O, yan, tignan nyo, pula lang. Kasi pula lang ang kanila nakikita. Bumili kayo sa poultry supply. Ito, bili ko noon, 180 yung ganyang kalaki. Oh, 180. Kung marami kayong mabili, bibilihin, may discount. Eh ako, ilan lang naman binili. Oh, pulay pula ha, kulay pula. Oh, to, waterers. 10 din ang kailangan. 10, ay hindi, sa isang ganito, 10 ang iinom. Tapos eto, mas gusto ko na ito, palanggana lang. 10 piso sa palengke kasi mas madaling hugasan. Tapos, bibili na lang kayo ng guardrail sa poultry supply. Kasi kapag wala naman itong guardrail, nako, sila ay magsiswimming dyan na puro ipot yan. O, kaya maglagay kayo ng guardrail. Ito yung mga kailangan natin. Okay. Kung wala naman kayong pera at marami kang kawayan, di kawayan. Kaya lang, dapat yan ay nakabitin. Hindi dapat linalagay sa lupa ang mga feeders. Kasi nagkakalay kayo yung mga yan. Ibitin nyo nyo. Gano'ng kataas? Depende sa edad. Pero level dapat ng shoulder ng manok.
tinataas nyo sa level ng shoulder ng manok. Baka mamaya magtaas kayong ganyan, di naman maabot na tutukuin. Kaya dapat shoulder lang. Kung minsan walang common sense sa mga partner, hala, sige, ganyan nakataas, hindi dapat. Shoulder level lang. Okay, bitin. Ibitin nyo. Tingnan nyo, nakabitin sila. Oh. Kabitin. Tapos yung mga waterers, ipatong nyo sa kalahating hollow block para malinis din ang tubig. Okay, yan o, naka... Ito, naglagay siya ng... Ano? Oh, pag... Depende, may pera. O, di, maglagay lang. Kung may kawayan kayo. Oh, yan o, nakabitin. Oh, wala pang pera, gumamit kayo ng sako. Wala na reklamo dyan. Basta, may kainan. O di, remember ha, ang mga manok walang ipin. Kaya... Ang mga farmers, ang isang karakteristik, masipag at tiyaga, tadtarin nyo yung ipakain nyo. Baka mamaya, maglagay kayo ng saha ng saha, o bahala ka na dyan. Hindi pa pwede yun. Sipag at tiyaga ni Manny Bilyar. Hindi naman ako makabilyar. Pero sipag at tiyaga talaga, hihiramin ko yung salamin. Tadtarin nyo yan. Wala kayong gagawin kundi magtadtad ng pakain ng inyong manok kung gusto nyo makatipid ng pagkain. Kahit anong greens, may sobra kayong kalabasa, mga reject sa palengke, mga pinagtanggalan ng saging sa banana cue, kunin nyo yun. May mga reject-reject na mga pinagtanggalan ng mga repolyo sa palengke, bilhin nyo yun. Kamatis na bulok, mangga na bulok, lahat ibigay sa kanila. Di kayo maggagamot ng chemical. Lahat natural. Alamin nyo lang ang dapat ilagay. Oh, may reklamo pa, wala kang pambili. Farmer ko to eh. Okay. Mahal kaya ng African Nightcrawler, pakain mo yung bulati mo? Hmm. Oh. Ang asawa ko, dati, may African Night... Doon nga kami nakapagpaaral ng isang nurse dahil sa kanyang African Nightcrawler kasi 650 per kilo. May kalahating ektarya kami. O di eh, nagbibenta kami sa mango growers ng Zambales at saka onion growers ng Nueva Ecija. Naku, truck-truck ang binibili sa amin, 350 pesos per kaban ng aming vermicast. Kaya lang labor intensive. Siyempre, yung taga-ganun mo. Diyos ko. O, tapos kung maraming tubig, lalayasan ka ng mga... ng mga worms na yan, na habol-habol namin. Kung minsan, nakakarating na sa loob ng bahay namin yung mga worms na yan. Sabi ko, hay, bitla mo na nga lahat yan. At ayoko na yung worms na yan. So, pinalitan namin yung business namin. Although, nagtatrabaho kami pareho, pero mahilig kami mag-alaga talaga. Meron siyang baboy, meron akong manok. O, di, meron siyang 150 na native pigs. Ako naman, may 600 na free-range chicken. O, di, see? Mas, wala, kung kayo walang ginagawa, mag-venture kayo ng ganun. Ako nga, nagtatrabaho pa. Tinuruan ko lang yung katulong ko na byuda na magpakain ng tama. Okay? So, ayan o, nakabitin. Ito, dati naming kulungan ng kambing. Yan ang kainan. Ay, linagyan ko na. Kinonvert ko into manok. Kasi mas mabilis yung return nga ng manok. O araw-araw nangingitlog, di araw-araw ko may pera. Yung kambing ko na nilinilecture, 8 buwan hinihintay ko bako ko maibenta yung kambing. Practical ako mag-isipan. Hindi ko naman sinisiraan yung dati kong project. Pero ang tagal ng 8 buwan bago ko ibenta yung kambing. E buti ito, pag nag-start ng mangitlog, sa loob ng 3 taon, araw-araw kang pumupulot ng itlog. Oh, hindi na namin problema ang uulamin namin araw-araw. Hindi ko na rin problemahin yung ibibigay ko ng sahod ng katulong ko kasi nanggagaling na dyan. Ay, linagay ko lang, colored eggs for sale. Naka, 4 a.m. ng umaga, kumakatok sila sa bahay namin. Ubos. Okay, so ayan, no? Lagyan nyo ng, yan, nakaangat para malinis. O, doon sila... Okay. At dito na rin ako nag-brood eh. Ganun ang ginawa ko ulit. Mamaya, sa brooding ah. Oh. Converted. Dati, brooder house. Nung hindi, malalaki na sila, grower house na, layer house na rin. Oh. Diba? Eh, angat mo lang yung practical lang ang buhay ngayon. Oh. Pag hindi ka naglagay ng perch nila, dyan sila manging itlog.
O, tataihin nila paggabi yan. Pag wala silang sampahan paggabi, maglagay kayo ng parang hagdanan. Okay? Ilagay mo sa isang wall. O, ayan o. Ayan na sila. Ayun, naglagay ako ng sampahan nila doon at dito sila mangingitlog. So, malinis lahat yung itlog ko. Kung pwede nga, lagyan mo ng takip paggabi. Parang kurtina ba nakatsa? Para hindi sila doon papasok. Sakala sila papasok, pag mangingitlog. Okay, gusto nila madilim eh. So, linagyan ko ng katsa para tahimik na tahimik. Wag na wag kayong papasok between 11 to 2 p.m. Yun ang peak ng ovoposition nila. Ang ibig ko sabihin ng ovoposition, yun ang peak ng pangingitlog nila. Okay? Pag inistorbo nyo sa oras na yan, tingnan nyo, mapuputokan ng itlog yung manok nyo, mamamatay. Kaya dahan-dahan ang pa... Huwag kayong papasok sa poultry house between 11 to 2. Kukuha kayo ng itlog mga alas 9 at alas 3. Okay, kunin nyo lahat. Huwag kayong mag-iwan kasi itong mga manok na ito, hindi sila umuupo. Mabubugok lang yung mga yan. Okay? So, ayan na. Malalaki na sila. Okay? Yung farmer, naging innovative. Isang buwan daw siya aalis. Hindi siya araw-araw magbigay ng tubig. Nag-drum, lilagyan ng ganyan. Eto, ayan na. Yun namang farmer ko na wala daw ibili ng ganyan. O, di bumili doon sa junk shop. Bumili siya ng nipple na isa. Sinaksak niya. O, di okay rin. What's the difference? But sta, may inuman. Ikaw nga ang hindi uminom ng isang araw. Lagyan palagi ng inuman. Okay. Okay? Yun na yung mga manok ko. Ako yun, oh. Maganda, di ba? Ayan, mga manok. Sabi ko, maganda yung mga manok. Ayan. Pag natapos sila dyan, lalagay ko doon. May net pa ako doon, oh. Ayan. Pagkatapos, oh, pasok kayo dito. Meron pa ako dito, meron pa ako dito. Kasi malaki yung space sa may bahay. O di, hinati-hati ko lang. Linagyan ko lang mga net. Nakagastos ako na isang rolyo. 2,800. 100 meters. Sobra pa. Okay. So, inilagay ko. Pagkataas dito, dito naman. Tapos dito, dito naman. 3 days lang ako. Bakit 3 days? Hindi ko pinapalampas ng 4 na araw kasi yung mga itlog ng mga parasite mag-hatch on the 4th day. Makukuha ng manok yun. Magkakasakit ang manok. Kaya pang 4th day, oops, pasok ko dito. Another 3rd day, pasok ko dito. Another 4th day, pagdating dito. Tapos, linalagyan ko ng pinapatubigong ko yung bakante na para tutubo ulit yung tutubo ulit yung mga grasses. Pagkatapos ng 12 days, malalaki na naman ito. So nagka-crop rotation. O yan, papasok sila dyan. Then papasok sila doon, then papasok. Pagdating dito, after 12 days, malalaki na yung malalaki na yung grasses ulit. Diba? Po? Kaya nga po, diligan nyo eh. Hindi talaga lalago yan pag walang tubig. Kayo talaga. Okay, hindi talaga lalago po yan pag hindi nyo didiligan. Kaya worth na bumili kayo ng ganon. Marami yan sa yung umiikot-ikot, iwanan mo lang. Sprinkler, yung umiikot-ikot, gumagano-ganon. After 30 minutes, balik ka, lipat mo. Gumaganon. After 30 minutes, balik ulit. Hindi mo babantayan. Gumawa ka doon, magluto ka para naman ayos si misis. Di ho ba? Ganun yun. Kung minsan, love lang sa paggawa. Kasi tuturuan ka ng teknolohiya eh. Okay, ano pa ba ang kulang? Kailangan ko ng patubig. O di maglagay ka ng magsahod ulan ka. Tapos maglagay ka ng konting gastos nga lang. Kasi gusto mong kumita eh, di mag-invest ka rin. Di mo naman pwedeng, hoy, mangitlog ka, tapos wala ka ibibigay. Ano kasi ni swerte? Sasabi ng manok. Diba? Ano kasi ni swerte? Ganito mo lang ako, tapos mag-expect ka ng itlog? Hindi mangingitlog ang manok kung hindi mo pakakainin. Sure yan. Okay. Okay. Okay, itong farmer ko, walang pambili ng net. Pero marami siyang kawayan. So, ginan niya. Nagtanim na rin ng pakain sa loob. Okay, lahat ng dahon na yan. At hindi rin makakakuha ng manok ng mga dahon. Kaya ikaw ang kukuha. Bagay mo sa...
Hindi pa pwede sabi, oy, nagtanim na ako dyan, ha? Bahala ka na sa buhay mo. Hindi pa pwedeng ganun. Walang kamay ang mga yan. Okay, oo. Yan. Hayaan mo lang na sila ay maligo sa dust. Dahil yun ang way na pampatay ng kuto nila, mga hanip. Kung wala kang ganyan, kumuha ka ng tire, gulong. Yung mga pinaglutuan mo na mga abo-abo, lagay mo doon at doon sila magagaganyan. Patay ang lisa, patay ang hanip, patay ang kuto. Ang mga kuto sumisip-sip ng dugo 10 times sa kanilang size. Eh kung 1,000 yung sisip-sip na dugo yan, mamamatay ang manok mo pag hindi mo tinanggal ang kuto. Okay? Okay, so look at the perching area. Ang perching area, huwag kang tataas sa 2 feet. 2 feet lang. 1, 2. And then, 1, 2. Okay? Kung 1 meter yan, mababasagan ng itlog. Ikaw nga, aakyat ka ng, ano, ganyang kataas. Buntis yung babae, paakyatin mo ng ganon, patalunin mo ng ganon, ang mangyayari doon. Ganon din yung manok. 2 feet. 2 feet yung start, then 2 feet ulit. Okay? Huwag kang lalampas sa 2 feet. Okay? Perching area. Okay, breeds na tayo. Ito yung hinihintay ni tatay. Okay. Ito. Pag kayo ay bibili ng manok, ito yung mga karakteristik ng manok. Dapat bilog ang mata. Huwag kayong bibili ng chinita. Hindi pwede in-chick na manok dito. Hindi productive. Okay? Dapat bilog at itim ang mata. Malinis at tuyo ang balahibo, lalo na sa puwetan at dito sa navel. Bakit? Kasi pag hindi yan tuyo, dyan magsisimula ang impeksyon. Ang tawag namin doon, omphalitis. Uumbok ang tiyan, mamamatay ang sisiw. Okay? Kaya pipiliin nyo yung dry, ang navel, dry ang puwetan. Ang mga paa at makinis at tuwid. Hindi kagaya ko na maraming varicose vein. Dapat walang red dyan. Paglaki ng manok at nakakita ka ng may artery na pula, mag-i-split ang manok. Hindi kakayanin yung weight niya pagdating ng paglaki niya. Okay? So, ang magandang animal husband, man or woman, kagaya naming mga veterinaryo, na hindi nagsasalita ang iyong mga kliyente o pasyente, you have to use 80% of your eyes. Hindi kayo pupunta doon. Ano nang nangyayari dito? Hindi mo mamakita yung manok mo. Tignan mo yung manok. Gamitin mo 80% of your eyes. Kung nakita mo na yung balahibo na nakataas, delikado na yun. Okay, separate mo na. Hindi ka pupunta doon na akala mo reyna o hari ka. Kung mag-aalaga na ka ng manok, obserbahan mo ang behavior ng manok mo dahil hindi katulad ng mga bata na yan na sasabi niya, masakit ang ulo ko, may sipon ako. Dapat obserbahan mo yung manok mo. Okay ho ba? Okay ho ba? Buhay pa kayo? O yan. Okay. Okay. So, growers na tayo. Dapat maliliksi mo. Ang mga growers ay magsimula ng 1.5 months hanggang 4 months. Okay? Mamaya, ipapakita ko kung ano yung mga teknolohiya. Magaganda at makikintab ang balahibo. Dapat, hindi pa nag-iitlog yung mga yan. Yung mga kinakain protina, nakakonsentrate sa balahibo. So, dapat makintab ang balahibo nila until 4 months. Pag nagsimula na kasing mangitlog ang manok, ang konsentrasyon ng pakain pupunta sa itlog. Magiging pangit ang balahibo nila. Good sign na good layer yung mga yon. Pero pag ang manok mo at dapat na mangitlog, eh magaganda ang balahibo, hindi yan nangingitlog. Okay? Oh, pullets na. Paano mo malalaman na yan ay magandang paitluging pullets? Makikita mo ang mga palong, magpupula na sila. Pag nagpula na ang palong at nagpula comb or palong, okay? At ang mga wattle o dito, pag nag-start na magpula, yan ay magiging magandang paitluging manok. Kung yan ay pale, okay? Maliit, dry, okay? Laman dyan. Okay, lahat, o mga ganun, o.
O, yan o. Wala pang palong. Ay, separate mo na yan. Tapos, o, wala pang pula. Sabi mo, pag hindi pa pumula yan, nako, adobo ka mamaya. Sabi mo, kausapin mo, tignan mo, magpupula yan. Okay. O, ayan o, pupula na. Ang ibig sabihin nun, these are considered magagandang paitluging mga manok. Malalaki at tama. Dapat uniform. Pag sinabing mong uniform, nagkilo ka. Dapat nagkikilo ka so, o nagtitimbang. Bahala kayo kung anong gusto niyong term ang gamitin nyo. Lalaki daw, kikiluhin. Pag babae, ano, babae daw, kikiluhin. Pag lalaki, titimbangin. Ay, pare-pareho lang yan. Okay. Dapat mag-weigh kayo every week. Dapat uniform. Almost uniform. Ano ibig sabihin ng almost uniform? Hindi nagkakalayo ang timbang. Pag lumayo ng 200 grams ang isa, ang ibig sabihin, mali ang iyong management system. It's either nagkukulang ka ng pakain sa kanila kasi ba't mahindi uniform. Okay? Pag sinabi mong 110 grams per bird per day, kwentahin mo na. Kung 110 grams per bird per day, 100 yung manok mo, so ilan dapat ang ipapakain mo sa loob ng isang araw? Ilan po? Correct. So, ilan sa umaga? Divided by 2. +5.5 ng hapon. Huwag mong sosobrahan. Kahit anong sabi niya na, gusto ko pa, huwag. 5.5 sa umaga, 5.5 ng hapon. Kasi, pag tumaba ang inyong mga manok, ang mga matatabang babae, mahirapang magkaanak. Ganon din ang manok, mahihirapan silang mangitlog because the ovary will be coated with fats. Okay? Kaya restrictive feeding tayo sa layer na manok. Pag broiler, sige lang, pakain ka lang kasi patabain naman sila eh. Sige lang, yun ang pagkakaiba ng pangkarne at pangitlog. Ang pangkarne, ad libitum yan. Sige, pakain ka, gusto mo. Magastos sa pagkain. Kumakain si mami, hindi man magbigay. Okay, biro lang. Yung layer, 110 grams per bird per day. Pwede kang mag-replace kung gusto mo. Mga 200 grams o add-on na lang yung ibibigay mong patuka. Okay, malinis at tuyo ang tuka at ilong. Kasi pag may lumalabas dito, kasi ang most common na sakit ng manok ay upper respiratory diseases. Mag-change ng temperatura, yung mga puti, ha? Remember, ang mga pamapuputi, mas mahina sa sakit. Kulang lang melanin. Totoo yun. Kasi, sa immune system, yung mga mapuputi, medyo mas mahina. Yung colored, medyo mas okay. Kung maitim, mas maganda. Okay? Yan ang bahagdan natin sa pagpili ng manok. Bahala kayo kung anong gusto nyo. Colored. Kung mas makulay, mas maganda. Papakita ko mamaya. Okay. Oh, pumupula na ang palong. Diretso ang mga papa at kuko. Laying, maliliksit, walang sakit. Malaki na at pula na ang palong. Klaro ang mata, bilog at hindi bulag. Ngayon, paano mo malalaman na bulag? Makukuha ang pagkabulag ng manok kung mali ang brooding system nung siya ay bata pa, first 2 weeks. Pag ikaw ay nag-brood, hindi dapat bababa yung ilawan mo ng 2 feet. Okay? 2 feet. 1 watt per bird. Kung nasobrahan mo ng init, limbawa, sandaan yung manok mo, ibibigay mo lang 100 watts, 250 watts. Huwag ka magbibigay ng 200 watts. Mainit na mainit yun. It's either mabubulag yung manok mo. Okay? At ang bulag na manok ay chinita at kulay gray ang kulay ng mata. Yes, sir? Hindi ko naman marinig. Okay, maganda yun. Oh. Kaya lang hindi mainit. Oo. Pwede na naman kahit ano, maglagay ka ng uling kung gusto mo. Lagay mo sa ano. Kaya lang, yung uling ko, nararasan ko. Dati akong veterinaryo ng San Miguel, mga integrator namin. Ang aking grow, 75,000 pa lang nung una.
Eh, nawawalan kami ng ilaw ng Tarlac. Di, pinalagay ko, uling. Diyos ko, hindi ako sinunod ng caretaker. Sabi ko, maglagay ka muna ng lata. Lata. Ipatong mo dyan yung ulingan, nakaangat. Okay? Lagyan mo ng guard yung uling. Lagyan mo ng guard. Ano lang? Wire na malinipis. Chicken wire. At sige, pwede ka ng... Kung mas maganda, lagyan mo ng liso sa taas para makonserve yung init, hindi paganan yung... Okay, so may liso, yun yung source, meron kang nakapalibot na wire, at lagyan mo rin ng tapakan nung ano. Ay, nako. Nung umalis ako, dahil nag-uuwian ako eh, malapit lang naman kasi bahay. Hindi lahat sinunod. Linagay ang uling, walang tin dito. Basta linagay yung ulingan. Hindi rin nilagay yung wire na sinasabi ko. At hindi rin naglagay ng liso na used. O yung init, umakyat lang yung init. Kasi yung liso, makukonserve yung init eh. Bababa. Okay? Pag nakalagay na. Okay. May I draw? Kita nyo ba? Diyan? Okay. Kita? Ang pinapagawa ko, lagyan niya muna yan. Diyan niya ipatong yung lagayan. May butas-butas dyan. Okay. Lagyan mo din ng konting... Okay. At kung pwede, maglagay ka ng patong mo dyan na hollow block, at least two, ipatong mo dyan yung liso. Yan ang tama. Hello, guys! Okay. Kasi walang ang kuryente. Kung kuryente lang sana yan, ganyan lang yan. Lagyan mo ng bumbilya, lagyan ng bumbilya, nakaganyan, ibitin mo, 2 feet, nandyan ang mga manok. Okay? Nandyan ang manok. Maglagay ka ng sako, sako muna. Then, 2 inches na ipa, 2 inches na ipa, maglagay ka ng newspaper. Diyan ka na rin magpakain. Nandyan ang sisiw mo. Oh, tama. Yan ang standard. Sako, 2 inches na ipa, 2 inches na ipa, at newspaper na 3 na patong kasi kung isa lang, at doon ka maglagay ng feeds. Pag tinuka yan, sayang. Kung meron kang pera, bumili ka ng feed plate. Yung feed plate na yon sa bawat 100 manok, 1 plato na kulay pula. Ang tawag natin doon, feed plate. Nabibili yan sa poultry supply. Plato lang, parang bigao. Parang bilao. Inu-Ilocano ko kayo. Parang bilao lang na pula. Isang ganon, 100 manok. Okay na. Sa isang ganyan. Tapos, kumuha ka ng liso, gawin mong bilog. Hinati mo yung liso. Nakita po nyo? Hinati mo liso at in-stapleran mo dyan, ipit lang ng clothesline. Pwede na yon. Okay? At dito mo ilagay yung initan. Okay? Mamaya makikita nyo. Okay? Ganon ang brooding. At kung yung importante nito, makinig kayo mabuti dito, dahil ito yung pinaka-critical na buhay ng sisiw. Maglagay kayo, halimbawa itong brooding area mo, importante kasi yung temperatura na pumapasok sa paa. Yung cold temperature that it will go to the feet of the chicken, young chicken, hindi pa nila kaya eh. Kaya dapat nakakulong sa sako, nakakulong lahat, walang air na papasok, magdagdag ka pa ng init. Okay, 24 hours ang ilaw for 2 weeks. Ngayon, kailan mo tatanggalin yung ilaw? Depende. Kung malamig ang panahon, ma-extend pa yan ng 21 days. Kung summer, mga 14 days. Pero kailan talaga? Obserbahan mo yung manok. Kung tumubo na yung balahibo sa pakpak niya, doon muna tanggalin unti-unti yung pang-araw na ilaw. 12 hours na lang ang matitira, yung panggabi na lang. Naintindihan? Oo. 12 hours na lang. Hanggang humahaba na yung pakpak, balahibo, doon sa pakpak niya, na pwede niyang pangganon, start removing the curtains on top. Huwag mo munang tatanggalin yung sa ilalim.
Kasi delikado yung pumapasok. Okay? Ngayon, pag soiled na yung ipa, tanggalin mo, palitan mo newspaper. I-roll mo yung newspaper. Okay? Then palitan mo ulit. Okay? Ba't ko ba inuunahan? O, tignan mo ha. Huwag kayong po, yun yung sinasabi ko na huwag pupunta ng 11 to 2. Kasi ganyan ang mangyayari. Hirap na hirap sila eh. Ang light-light ng puwet, tapos 60 gram yung lalabas. Para tayong mga nanganganak na mga kababaihan, hirap na hirap ka kaya dyan. Tapos pupunta ka pa sa farm mo eh. Kukutak! Meow! Ow! Wala na. Okay? Kawawa. Okay, so yan na yung itlog. Oh. Ang mga cocks, babalik ako sa brooding mamaya, ang mga cocks, dapat ganyang kagwapo. Hindi sila nangingitlog, wala silang karapatan mangitlog, wala naman silang ubaryo, so dapat gwapo sila dahil ang trabaho lang nila ay mga asawa ng babaeng manok. Okay, ang ratio na pinakamaganda sa aming pag-aaral ang 1:7. 1:10, medyo maraming unfertile. Pag 1:7, okay. Ibig sabihin nun, sa 7 manok na babae, magdagdag ka ng isang lalaki para fertile yung itlog. Huwag 1:5. Namamatayan ako ng babaeng manok. Kasi pag nakita na kinastahan ng isang lalaki, sasampahin din ng isa. Sasampahan pa ng isa. Gang rape ang nangyayari. Oo, ano pa bang ibang term? Ginagang rape nilang yung manok, namamatayan ako ng babae. Sabihin ko na, buti na lalaki na lang sana yung namatay, wala namang ginawa yan, kundi ano? Eh, hindi ko naman masabi yung kung nagang rape, patay talaga yung babae. Kawawa. Okay? O, tandaan nyo ha, yung mga pinag-aaralan natin. 1:10, okay, pero sinasabi ko 1:7 ang pinakamaganda. Ang itlog ay pwedeng mapisaan na pag loob ng 21 days. Ipapapisa nyo, dahil itong manok na ipapakita ko, hindi sila yung nalilimlim. Kaya kunin mo yung mga manok, itlog ng inyong mga manok, kunin yung mga itlog ng mga native, ipalit nyo itong itlog nila. Ulamin nyo yung itlog ng native. Okay? Para may magpapi. O kung may pera naman kayo, bumili kayo ng artificial incubator at din nyo ipapisa. Okay, iba't ibang klase, ito na. Pero ang tawag na natin dyan, kasi ito yung mga imported breeds. Marami na tayo, pero ang tawag namin dyan, dominant red, dominant black. Black kasi si Australorp, ang Plymouth Rock ay barred, ay si Sussex ay puti, at upgrade Sasso. Okay, pakita natin. O, yun. Australorp ay black, or dominant black. Okay? Dominante, ang kanyang kulay ay itim. Dominante, ang kulay niya ay pula. Paano yung dominant brown? Pag dominant red, itim ang buntot. Pag dominant brown, puti ang buntot. Hello? Kakaintindihan po tayo. Para hindi na kayo malito. Dominant red, itim ang buntot. Dominant brown, puti ang buntot. Dominant black, pure black. Kung minsan nag-blue-blue ang tinge ng balahibo. Dominant Sussex. Tanggalin nyo yan. Dominant Sussex, puti ang katawan, may itim sa at saka dito sa hackle. Hackle ang tawag namin sa neck. Ang blue, dominant blue, actually it comes from blue is bar, kulay gray ang katawan, kulay itim ang neck. Okay? Makikita nyo ito sa mga binibenta sa inyo. Ang tawag sa kanila ay dominant black, dominant brown, dominant red, dominant Sussex, dominant barred. Pero galing yan sa Plymouth Rock. Hello, guys. And then, the blue is barred, dominant blue. All of these give you light brown to dark brown. Ang kulay ng itlog. Okay, shell. Okay? Oops. Okay. Dominant brown. Tingnan nyo si dominant brown. Puti ang... Okay, napakadami ang sinasabi nito. Pero in short, kung i-explain ko isa-isa yan, liability, 96%. Ang ibig sabihin nun, okay siya. Okay? Apat lang ang namamatay sa 100 manok kung bibili kayo ng 100. Okay? 50% sa 23 weeks, mag-start mangitlog pag 5 months o 23 weeks, 50% na ang inaitlog niya.
Pero nakaka 93% siya. Kayo yung average na itlog sa isang, sa loob ng isang taon ay 301. Pero pwede siyang mangitlog ng 308. Kailangan mo sa 365, 308 ang ibibigay niyang itlog. 28 hours na bubuo ang isang itlog, kaya hindi pwedeng araw-araw. Hello guys? Okay. Ilan lahat ang average egg weight niya? 63 kilos. Malaki siya. That is already an extra large egg. Okay? Total egg mass, nakakaitlog siya ng 19.3 kilos. So, ilan itlog sa isang kilo? 1,000 divided by 60. 60 is the average. Ilan po? Pakicompute nga po. Isang kilo is 1,000 divided by 60 grams per egg. Ilang itlog ang isang kilo? Hello? Sino po nagko-compute? Ilang itlog ang isang kilo? 16. 16 na itlog, makakapagbigay ng 16 kilo, ay 16 eggs, times 19.3, magiging 308 ang iitlog. Ang ibig sabihin nito, itong mga manok na ito ay heavy layers, pero up na sila dito sa Pilipinas. Okay? Ilan lahat ang nakakain ng isang manok? Hanggang siya ay ikay, 45 kilos, halos isang kaban. Ang kakainin niya sa loob ng 2 years. Isang kaban ang pwede niyang kainin. 110 grams per bird per day kakainin niya. Ang total na kakainin niya, halos isang kaban. Alam niyo na, huwag niyo na akong tatanungin ang feasibility study. Kayo na mismo ang mag-compute, ha? Kung ilan ang gusto niyong manok na i-raise, huwag niyo akong tatawagan. Dahil hindi ko kayo masasagot. Okay. May bayad na, 1,000 isang oras. De biro lang. Ako po ay nagle-lecture naman ng libre lang. Oh, feed consumption. Ang kakainin para makapag-produce ng 16 na itlog ay 2 kilo. Kung ang isang kilo ng patoka ay 25 pesos, so 50 pesos ang magagastos mo sa 16 na itlog. So magkano kikitain nyo? Magkano ang isang itlog? 7. 16 times 7. Oh, 16 times 7. Ilan? Magkano? Mahina ako eh. Apo? 112. Magkano yung pinakain mo? 50 pesos. So ang kikitain mo kalahati. Pero wala pang bayad doon yung pabahay mo. Makikita naman na in the long run. So kalahati ang makikita mo. O yun na. Alaga na lang kayo ng mabuti. Siyempre ang pabahay mo, abutin ng 10 taon yan. Okay, kasi hindi mo naman kaagad kita eh. Gagamitin mo naman ng 10 taon. Kung gumastos ka dyan ng 20 mil, di tigto 2,000 per year, divided by 12 months, di konti lang din kung ipro-prorate mo. Ganun kasi, hindi mo naman basta, ay, bakit sabi ni Dr. Bertan, makikita ko na ganito? Hindi. Mag-invest ka. In a later time, ganito ang makikita mo. Pag alam mo na ito, yung characteristic niya, ay makikita mo na yung kita mo. Color of the egg, brown. Very quiet ang temperament. Okay. Growing period until 18 weeks. 4 months. Okay. Next. Dominant black. Na magkukulay tinge ng brown. Halos pareho, 306. Pinapakita ko lang para mamili kayo kung ano yung gusto nyo. 306 eggs, brown. Quiet. Almost the same. Okay. Oh, so pareho si brown, pareho si black. Dominant red, itim, ang balahibo. Kanina si dominant brown, puti. Naintindihan niya? Tutulog na kasi si tatay, tinutulugan mo ako eh. Okay. Ups! Bakit nawala? Nawala ang inyong, ayan, okay. 306 din, dominant red. Brown. Halos pareho lang. 306 eggs. Kaya okay lang kung brown ang bilhin nyo, kung itim ang bilhin nyo, kung red ang bilhin nyo, halos magkakapareho. Ano ba nangyayari? Nalalak ko po. Okay. Dominant barred. 306 din. Brown. Quiet. Pareho lang. Pero ito po experience ko.
Ang liability niya, mababa. Tingnan nyo, 93%. Mas maraming namamatay kung ito ang bibili nyo. Experience ko lang, ha. Mamili kayo. Sinasabi ko sa inyo po lahat ang totoo. Okay. Next. Dominant blue. 299 lesser. Light brown ang egg. Dominant Sussex. 299 light brown ang egg. Crossbreds. Pag pinaghalo-halo mo na sila, ito na yung mga mukha nila. May, kung minsan bumabalik yung light Sussex, bumabalik ito kasi ito yung parent stock niya. Yung light Sussex, nakakakita ka ng pure white na ganyan. So, pagdating ng inyong second year, ito na yung maproproduce ninyo. Pag ang binili nyo ay yung mga dominants na kulay, if you go on, ito po yung next project ko. Actually, they are making our project or our school now as a satellite for the Poultry and Livestock Breeding Center in the next year. The Bureau of Animal Industry already given me some funds to propagate the dominants and then some crosses and then crosses it to our native like the Boholano, Parawakan, and the rag chicken. They will be giving me this and crossing the cocks. I'll have the native hens and then the cocks will cross it. Titignan po natin kung ano mangyayari. Kasi kahit anong gawin mo, yung mga native, sorry po, pinamadali na ako. Kahit anong gawin mo, yung native chicken, 50 eggs per year lang. Kaya mamili kayo talaga kung ano yung gusto nyo. So, ayan na po. Pang-commercial yan. Hindi tayo makabili. Kasi San Miguel, CAB, mga integrators lang, Pilmico, sila, yan yung mga ano nila. Arbor Acre is San Miguel, Hubbard, Babcock, DeKalb, Kimber. Okay, Sasso is dominant brown. Okay, dominant brown. Makikita nyo na difference na pag puti ang dulo ng balahibo sa buntot, brown. Pag itim, red. Okay, Asil chicken from Indonesia, kalalaking manok. Okay, pero itim ang ano? Itim ang, okay, cobra, Turk hen in English, cobra in local term. Okay. Silky chicken, but the meat is black. Kahit ganyan sila kaganda, itim ang kanilang mga, napakamahal nito, 500, kasi laruan ng mga bata. Okay. Oo. I got few of these. Nangingitlog na, hindi rin sila umuupo. Kaya pinapapisa namin sa native na manok or sa artificial incubator. Okay. So, these are silkies. Okay, so brooding na tayo. Yun niya, inisip, sabi ko sa'yo kanina, no? Naintindihan nyo na yan. Okay, kasi tanghali na. Oh, ito yung sinasabi ko. Ito, hinati namin yung liso. Linagay namin. 2 feet, ha? Oh, heater, 1 watt per bird, 2 inches per half. Bulb must not be lower than 2 feet or else mabubulag ang manok. Okay? Yan. Yung sinasabi ko, maglagay ng katsa. Pag mainit, papasok doon. Yan ang magandang brooding time. Tignan nyo, nakasarado lahat. Eto, pintuan lang. Siyempre, hindi naman kami makapasok pag hindi yan naka... Pero isasarado lahat, ha? Importante, walang papasok na hangin pag brooding time. Okay? Ayan na sila. Habang lumala, ito na yung pakain. First 2 week, booster. 2 to 6 weeks, starter. 6 to 18 weeks, grower. 19 weeks, above layer. Huwag niyong pagpapalitin. Yan ang dapat niyong ipakain. Nagbigay po ako ng 2 pages na brochure. Nandun lahat naman ito, yung importante. Pwede niyo pong hingin sa kanila. Lalo na po itong feeding. Ito po, importante. Kasi, first week, 15 grams lang kada. Dapat 80 kilos sila.
Second week, 20 grams sa pagkain mo, dapat 110 sila. Importante ito. Pag pinakain ka nito, ito ang dapat mangyari after the end of the week. Establish na po natin ito. Kaya meron na tayong guide kung paano ang pagpapakain. Sige, kopyahin nyo. Okay lang. Huwag nyo lang ile-lecture ito, ha? Kung mag-lecture kayo, sabihin nyo, galing ito sa technology ng Daybar at saka ni Dr. Beltran. Ganon. Ipapa-IPR ko kayo. Yan po. Biro lang. Open naman ito. Nag-lecture na eh. Kaya, okay. Ay. Okay. Homemade. Oh. Eto, layer. Layer mash na to. Kung wala kayong pambili na layer mash, etong gawin nyo. Gumamit ng napakulong gabi, ube, kamote, puniha. Mami, ito yung hinahanap mo. Doblehin ang pagkain kung ito ay bisa, pwedeng gumamit ng fresh asolo kapalitan dara. Okay. Oh, next. Oh, pwedeng pakain mo ng saging. Oh, gamo-gamo, isda, asola, suso. Yung pinag-anuhan ng taho, bilhin nyo yun. To filter cake, anay, bulate, damo, kalabasa. Yung kalabasa, tagtarin nyo. Huwag nyo pakain ng buo. Oh, ayan. Yung saging, sahan ng saging, lagyan nyo ta ng molasses o kayang pulang asukal. Tagtarin nyo pa yan, malalaki pa yan eh. Bulate. Eto, fish amino acid. Yung mga pinagtanggalin yung hasang, tinik, skaliskis, kunin nyo. Ikilo nyo. Tapos, yung isang kilo, magdagdag kayo ng kalahating kilo ng pulang asukal. Iimbak mo sa timba na may takip sa 7 araw. Kaintindihan pa tayo? Pagkatapos ng 7 araw, tanggalin ang mga ano. Anuhin nyo? Okay. Strainin nyo. Yung tubig nun, ilagay nyo sa magiging itim yon kasi yung kulay ng molasses o pula kung pag-ulang asukal ang ginamit nyo. Ilagay nyo sa malinis na plastic bottle. Ibigay nyo 2 kutsara nun na concentrated sa 1 litro ng tubig. Paghaluin nyo at ipainom sa inyong manok 3 times a week. Hindi magkakasakit ang manok ninyo. Ganun din ang paggawa ng fermented plant juice at fermented fruit juice. Plant juice, yung mga tops, tagtarin nyo, maliliit. 1 kilo, kalahating kilo. Stock nyo, i-ferment nyo ng 7 weeks sa walang hangin. That means may cover yung plastic na ano nyo, timba nyo. After 7 weeks, idista nyo sa ibabaw. January man, i-harvest ko January 7. Salain nyo yung tubig, ganun din. 2 tablespoons per liter of water, 3 times per week, hindi magkakasakit ang manok nyo. Okay? So, ayan, bulate. Ayan. Tricantera, Madre de Agua. Tagtarin nyo yan. Okay, kamote tops, cassava tops, malunggay. Pwede nyong gawin add-ons. Kung marami kayong ipil-ipil, bumili kayo ng kulambo. Yung kulambo, baliktarin nyo. Doon nyo ilagay muna yung mga dahon-dahon nyo. Kasi pag nahanginan yan, makukuha lahat. Kaya baliktarin nyo kalambo. Pag ginanon nyo yung ipil-ipil at dry niya, lagyan nyo ng D1 darak, pwede nang ipakain sa manok. Oh. Hello? Okay pa? Oh, Azola, hinati ko si Drum. Okay, paano paggawa niyan? Kumuha kayo ng tain ng baka. Okay, tagtarin nyo. Kung hindi natagtat, ibabad nyo sa tubig ng timba. Okay, pag nababad na, lamu-lamutakin nyo. Ilagay nyo ngayon sa half drum, dagdagan nyo ng tubig, haluin nyo. Kumuha kayo ng 1/4 kilo ng azola, ilagay nyo sa ibabaw after 15 days, puno na yung drum nyo. Every week, dagdagan nyo yung pakain yung tae ng baka. Okay? Kasi yun ang pagkain ng azola. Dagdagan nyo uli ng tubig. Okay? So, ayan. Ang azola. Okay. Pwede naman kumuha kayo ng tarpaulin. Okay. Mag-excavate kayo ng mga ganyang kaano, sa lupa. Lagyan nyo ng tarpaulin. O, doon nyo kayo maglagay ng ganun din. Tahin muna ng baka, tubig, dagdagan ng 3/4 sa maglagay ng asola. After 15 days, kuha. Kumuha kayo ng strainer. Yun ang ipakain nyo direct sa manok. Makakatipid kayo 50% ng patuka natin. Okay, yan o. Huwag nyong ilalagay ito sa may isda o ubusin ng isda yan. Walang matitira.
Okay. Tricantera, magtanim kayo. Puro foliage ito, puro dahon. Gunting-guntingin nyo, pakain sa manok, napakataas ang protina nito. Oh, tricantera, madre de agua. Yan, bulok na mga kamatis, pwede. Malunggay, kangkong, pero dapat tadtarin. Cucumber, ibitin ninyo. Yan ang laruan nila. Inuman, lagyan nyo 2 tablespoon ng FPJ sa isang litro na tubig, painom na ganyan. Ito yung paggawa ng FPJ. Sige, picturean nyo kung hindi nyo nakuha kanina. Mas maganda po ha, young materials. So, ibig sabihin yung talbos, bumili lang kayo sa palengke. 5 piso lang yung isang talbos. Di, yun ang tagtarin nyo, kasi talbos ang kailangan dyan. Mas marami kasing mineral, vitamina, at anti-oxidant. Okay. Ito pa, pagbabakuna. 7 days, bumili pa kayo ng B1 o eye drop, isang buong eye drop. Tama na ito, hayaan nyo na yan. Wala, kung walang sakit, wag na itong IBD, wag na. 28 days o 1 month. NCD pero lasota na. Idagdag nyo sa tubig para inumin. Ito na, dito na tayo, kahit wala na yan. Pagdating ng 4 months, ulitin nyo yung lasota, pampest ito. Pax vaccine, yung para sa bulutong, dito, yung isasaksak. Sa wing. May parte dito na walang laman. Sakusaw nyo yung applicator, diretso nyo. True and true, tanggalin. Okay? Then, i-deworm. Ang i-deworm, bumili lang kayo ng pakyaw o worm X dyan sa palengke. Ihalo nyo sa tubig, matanggal lahat yung mga bulate. Then, tanggalin din ang mga kuto-kuto. Kumuha kayo ng timba, bumili kayo ng washout, o kaya'y malatayon, kanaw, doon sa tubig. Kunin nyo yung manok, sausaw nyo 2 beses. So, malinis ang manok before mangitlog. Ulitin nyo na lang ang pangpeste and si de la sota pagkatapos ng 1 taon. Every year na. Para wala na po tayong problema sa sakit, every 1 year, la sota, kaya lang injection na. Saan? Muscle dito. Sa pitso. Okay? Okay. Lahat na ng sekreto to ha. Sinabi ko, para lahat kayo maayos na magmanukan. Okay, so yun po yung sinasabi kong applicator ng Palpax. Pasok nyo dito sa wings. Isang drop naman sa mata o kaya'y sa ilong. Pag pumikit siya, ulitin nyo. Dati pumipikit na. Patak, isa. Okay? Sa pagbabakuna. O yan, nagbakuna. O, kung marami ka ng sisiw, gumawa ka ng brooder na ganun. Eto, hindi ka naman problema ng mga korte-kortina. Pag ginanoon mo, ilaw na lang, then saraduhan mo yan. Yan ang isang magandang brooder house. Okay? Oh, tingnan nyo. Yan sinasabi ko na maglagay kayo ng perching area. Okay? Ang manok, ayaw niya sa ibaba paggabi. Konti lang yan. Maliit lang yan na bagay. Okay? Perching area yan paggabi. Para malinis ang itlog. Okay, kahit anong gawin natin, balik, kahit anong gawin natin, yung manok natin, 50 lang maitlog. So, ang op natin, maganda yung hybrid, average 286, pero pwedeng maging 308 eggs per hen per year. Mas malalaki sila, kahit anong gawin mo, less than a kilo, ito, umaabot siya ng 2 to 2.5 kilos. Mabebenta mo pa yan pagkatapos mangitlog. So, ito ang alternatipong pagpapakain ng layer feeds. 25% lang ang gagastusin mo dun sa laying mash. Pwedeng D1 darak, mais, copramil, pag taga-Aurora ka, taga-Laguna ka, taga-Visayas ka, marami kayo nito. Magkumuha ng calcium grits. Kung walang calcium grits, apog o lime. Dagdag lang dun sa pakain, pampalakas ng shell ng itlog ng manok. Okay? Okay, so gumamit ng malinis na beddings, pwede ring ginunting-gunting na papel, pwedeng hay. Madilim dapat ang parte ng kulungan sa paitlugan, walang maingay.
Pag nangingitlog, kunin twice a day. Okay? Mag-ipon ng itlog, malinis palagi ang paitlogan. Yun yung apo ko, kumukuha ng itlog. Okay. At dapat iba yung tsinelas nyo pagpasok. Huwag nyong ilalabas yung tsinelas nyo. Yung tsinelas nyo, yun rin. Tsinelas nyo sa labas, iwan nyo. Kasi yung mga tsinelas nyo kung saan-saan nanggaling, may infection na pagpasok sa poultry house. Ngayon, pag may floor eggs na ganyan, kasalanan nyo dahil kulang ang ilinagay nyong nest. Kaya dapat puluting itlog asap sa sahig dahil magproproduce sila ng ugali na ipipik yung itlog. Okay, so paano pag maduming itlog? Hugasan nyo 4% vinegar. Yung vinegar na natural, hindi citric acid. Kasi pag i-incubate mo, ma-i-infect, mamamatay ang mga sisim sa loob ng incubator kung madumi yung itlog. Linisan nyo ng suka. Okay. Okay. Okay, so para mapatalihin na malamig ang itlog, kung wala kayong ref na malaki, kung uulamin nyo, lagay sa ref. Kung ipapapisa nyo, hanggang 5 araw lang ang maximum. Ha? Hanggang 5 araw lang. Pag nakaipon na kayo hanggang 5 araw, sige, ilagay na lahat sa incubator o kaya sa native na manok. Okay, so tumatagal yung mga na 5 araw. Ang sikreto, laging bago dapat ang ilagay sa pangitlogan. Okay, sa pagpapalahi, 1:7, pumili ng magagandang tandang at 7 babae. Okay, ito ang itlog nila. Ito yung pinakamaliit, itlog ng babae, hindi nangingitlog ang lalaki, puro puti yan, piwi ang tawag mo, less than 45. Okay, small, medium, large, light, ito, nakikita niyo yung kulay naman, dark to light brown. Okay, so dalawa ang pagpapapisa, it's either natural sa paggamit ng native na manok o kaya artificial incubator kung may pera kayo. Ito yung aking incubator. Ang i-maintain mong temperatura, 37 to 37.5 degrees for 18 days. Ibababa mo sa hatcher, meron kang relative humidity na 60. Ito yung binili ko, made in China. 90% hatched. Bumibili ako ng made ng Pinoy. Nako, 60% lang. Kasi sira-sira naman. 2 beses lang ko gamitin, sira na naman. Bumili na lang ako made in China, okay pa. 7,596 eggs. Okay, eto. Mas malaki, 300 or 400 ang capacity. 18,500, pero ito Filipino made, 35,000. Pag China made, 18,500. Mamili kayo. Hindi ako magsasabi ng tama. Hindi naman nila ako binabayaran. Okay. Pag napapisa ng ganyan, huwag nyong tutulungan ang manok na lalabas. Magiging mahina sila. Let their all force move out para malakas ang manok. Okay. Sa aming study, napatunayan namin na pag ganito ang shape, puro babae. Pag matulis, malalaki ang lumalabas. Subukan nyo. Subukan nyo. Matulis nga talaga yung mga lalaki. Okay. Okay. Ikandal nyo. Pang 7 araw, pag nakakito kayo ng ganon, buhay ang sisib ninyo. Gumuha kayo ng kandila, lagay nyo yung itlog, makikita nyo ganyan. O kaya ay candler, gumawa kayo ng butas na kahon, isang butas, at merong ilaw dyan, iganon mo, dapat ganito ang makikita mo. Sa day 8 lang, and ibalik mo na sa incubator. Okay, day 1 at hatcher, tignan mo, yan na sila. Ito yung hatcher ko. Okay, day 1 at hatcher. Okay, these are the chicks already produced. If you follow all, what we have taken, crossbreed na sila. Okay, ito yung aking farm. Gusto nyo lang makita. Malalaki yung aking mga manok. They roam around. They are very happy. Ito yung Madre de Agua, Tricantera. Very lush pag tag-ulan, pero ngayon brown na. Baka na makikita ganyan. Pag umulan, ganyan. Okay, and kakain lang sila. Okay, yan ang aking nest. Gumawa lang ako ng plyboard. 1 foot by 1 foot. Okay? Sobra. About 1.5 foot by 1.5 foot. Feet pala. 1.5 feet by 1.5 feet. Tatlo ang pwede dito.
Pwede silang magpatong na dalawa, pagkataas na dalawa, sunod yung isa. Hindi naman sila sabay-sabay kasi. Okay? So, ayan na sila. Kung meron naman kayong pambili ng ganon, okay lang. Okay? Tawag namin sa Ilocano, baki. Okay. Ayan, pinapalabas, alas 9. Ayan ang mga itlog ko na naproproduce araw-araw. Ito ang project statement. Kailangan mo ng 81,000 pag 50. Kailangan mo, ang puhunan mo, 216,000. Ang gastos mo, sa 100,000. Nandun na lahat, bahay, manok, etc. 50. Okay, so ito yung mga tingnan natin. Nagdi-display na rin kami sa SM, dito sa Day A Bar. Nag-i-egg festival din kami. May mga aking mga farmers, masasaya sila. Nakakapag-produce, ayan yung mga na-produce nila na itlog. Yung isa, nagtitinda ng ganyan, iba-iba, ayan, photo plan, leche plan, and they are very happy. So for this, thank you very much. At meron pang isang, kung may tanong kayo, magtanong na. Yes, sir! Mamili ka. Ang actual talaga, 18 months, yung peak. So, isang taon at kalahate. Pero pwede silang mangitlog hanggang 3 years. Pero yung ano na yon, yung 1 year na last, 50% na lang iniitlog. Pero yung 18 months, 70%. Tatay, 70%, 1.5 year. Pag 3 taon, yung last year, 50% na lang. Pwede pa mangitlog na 5 taon, hindi na masyadong madami. Ikal mo na after 2 years. Palitan mo na kasi marami ka ng itlog eh. Okay, open po tayo for the question and answer. So, lapit lang po. State your name and agency or private. Doc, may problema po sa pagdating sa kabir. What is the reason bakit kinakagat ay tinutukay yung puwet? Kung kulang ang pakain mo, meron si pang kulang ang patuka mo. Kasi yung puwet nila, pag may bisyo sila. Ang tawag namin doon ay PICA. P-I-C-A. I-Google mo na lang kung ano ibig sabihin ng PICA. May ugali silang ganon. Kung kulang ang pakain mo, tutukan nila yung puwet. Yung puwet pag natuka, nagdugo kulay pula. Yes. Remember, ang mga manok, ang kulay lang na buhay sa kanila, pula. Papatayin nila yung manok. Yes, yes. Thank you, Doc. Ganon din ang problema sa kabir, ay sa turkhen. Dahil wala silang balahibo dito, kulay pula. Kaya huwag mong isasama si cobra sa mga dominant. Papatayin ni dominant yung cobra. Good afternoon, ma'am. Yes, sir. Ma'am, ang pinakamalaking gastusin kasi sa manok feeds. Is yung feeds. Now, meron po ba kayong feed formulation? Halimbawa, napakarami po kasi ng kasaba sa amin. At saka, kasaba. Kasaba and copra. Copra. Aside from that, yung mga mais pa. Walang problema. Meron po ba tayong formulation for breeder, for broiler and then for layer using kasaba and copra? I-trial and error mo na lang yon. Kung dalawa lang ang gusto mo na isali o tatlo, pwedeng gawin yon ng nutritionist. Kung yun ang marami sa inyo. Pero sa akin, pinapakain namin yon pero wala pa kaming formulation using 2 or 3 lang. Pero pwede mong gamitin yon. Napalaking tulong pag merong kang mga tanim na ganun. Isusunod namin yung mga yan. Kasi nakita mo naman, ang na-test ko pa lang ay Azolla, duckweed, at saka yung natural kalfos. Yung shell ng mga itlog, kinukuha ko rin, ibinababad ko sa suka, at yung sukang yun ang pinapainom ko sa manok para madagdagan uli yung calcium. Hindi na ako gumagamit ng shell at hindi na rin ako gumagamit ng apog. Mismo sa shell ng manok. Yung pa lang ang natitest namin. Other else, meron ako mga farmers, ginagamit nila yung mga sinabi mo. Kaya lang pinapakuluan muna dahil mas madali nilang kainin yung kasaba na napakuluan. Kaya lang, you have to double yung amount kasi wet na. Meron po kasi, nag-try na po ako ng Madidi Agua, meron po ako nun, Azolla. Okay. Then meron po akong FAA, fish amino acid. Okay. Galing, then, yung sinabi ko kanina, yun ang paggawa ng fish amino acid. So, ang problema ko po kung paano siya imi-mix ng tama ang ratio sa feed formulation niya.
i-gawin natin sa trial and error kung dalawa lang, alam yung person square method, mag-Google ka ng person square. P-E-A-R-S-O-N, square. Kung paano mo kunin yung bahagdan ng dalawang yon, kung alam mo, meron naman doon sample kung paano paggawa. Okay. Okay. Kung meron kang nutritionist na kaibigan, pwede ka mag... Hindi kasi ako nutritionist. Okay, thank you. Ma'am, okay. One more question. Nag-try po ako ng trigo. Trigo. Wheat, okay. Wheat. Yes. Ginawa ko pong sprout for 4 days. 9 days. Ang 9 days, ma'am, is ano na siya, grass na po. Grass. Ayaw po kainin ng mga dominant. Tadtarin type. Mo rin. Meron din akong research, susunod yun. Okay, meron na akong ano, meron na, yung sprouts, yung sinasabi po niya, pwede rin po yun. Pwede. Kumuha kayo ng mga seeds, ibabad nyo yung 24 hours, ilagay nyo sa tray, then dalig-diligan nyo lang, sabi niya, sa 4 days, tutubo ng ganyan, pwede nyo yung ipakain sa mga manok. It's either wheat, kasi. Wheat, barley, mas maganda yung barley kaysa sa wheat. Mahal po. Oh, yun na, mahal din naman yung wheat. At 25 pesos per kilo. Magkano yung barley? Around 60. Di wheat, ang gamitin mo. Pwede rin munggo, pwede rin corn. Okay. Okay? Kasi yung munggo, mahal. Ulamin ko na lang ha, yung sprout. Yung wheat kasi, ma'am, pag sprout siya, umaabot siya ng 1 kilo, nagiging 3 kilos. Okay. That's very good. Okay, ginamit ko you. Po barley. Thank you. Hindi ko lang naipakita, but I have a scientific basis already on that. I will report it this year. Kaya hindi ko pa pwedeng ibabagay yung lahat. Undergoing pa yung research namin with the alternative feeds. Wala na po ba? Okay. Doon po muna tayo. Doon po muna. Kunin ko nga po yung... Sige lang po. Gusto ko lang picture. Good afternoon, ma'am. Yes, sir. Nakita ko kanina, ma'am, na parang binababaran mo siya ng tubig. Sa akin kasi, pagka nagbabad ako ng tubig, naging problema ko na mamatay yung sisiw kinahaponan. Anong hindi po, wala pa akong sinasabi yung nakababad sa tubig? Yung kanina, di ba may mga painuman? Napapansin ko kasi kapag may nakababad ang inuman, maraming namamatay. Sinisipon po. Hindi, ganito kasi. Pagdating ng sisiw, wala... Ang ibibigay nyo muna, pagdating ng sisiw, dapat nakapainit na yung brooder. Pakinggan nyo po ito dahil importante. Pagdating ng sisiw, 3 hours before na dumating ang sisiw, nakapainit na yung brooder. Kumuha kayo ng red sugar, yun lang ipainom ninyo. Kasi yung sugar na red, punong-puno ng karbo. Galing sila sa stress sila. Okay? Red sugar muna. Tanggalin muna. Then, booster, mash, ang ibigay nyo. Mas maganda pa, kung meron kayong kawayan, tadtarin nyo yung kawayan. Ibigay nyo first 30 minutes before booster. Magpapa-increase ng length yon ng inyong chan. Tanggalin after 30 minutes, saka mo ibigay yung booster. Ngayon, maglagay kayo uli ng tubigan. Ng tubig, wala nang, kung gusto nyo lagyan ng vitamins, okay lang. Kung masyado sila nabababad, lagyan mo ng bato. Bato na maliliit. Ganyang kalalaki para hindi sila magbabad doon. Iangat mo ng konti yung tubigan. Dapat meron silang tubigan kasi hindi nila malunok yung kakainin nila na pagkain pag wala kang tubig. Lagyan mo lang ng konting bato para hindi sila pumupunta doon sa tubigan. Okay? Meron pa po ba? Opo. Question po. Tanong ko lang po, paano po pakain yung asola? Kasi po, nagtanim ako, so ngayon, tumubo na. Fresh? Fresh po, oo. Fresh. Babanlawan ko po ba? Babanlawin mo, kasi yung tae ng di kumuha ka. Opo. Babanlawin mo muna yung tubig para matanggal yung tae, amoy tae. Opo. Nang... Strainer. Oo, strainer. Okay. Strain mo ulit. Opo. Then, saka mo ibigay. Linisin mo muna yung asola sa fresh water din. Babanlawan po. No? Huwag mong ibibigay ka agad na... Ibigay ganun. Oo. Ihalo po ba sa pagkain nila? Pwedeng hindi. Pwedeng ihalo.
Tignan mo kung anong gusto. Kasi sa akin nung una, ayaw niya na may, na may ano. Pero later on, nung nasanay na, ganun nga, isasanay niyo sila. Ngayon gusto na. Pero hindi po ibibilad, ano? Hindi ibibilad. Fresh. Ay, mawawala yung lahat ng nutrients content niya pag binilad mo. How about the malunggay? Yung? Malunggay, paano pong... Ang malunggay, i-dry nyo muna, air dry. Pag sinabing air dry, hindi nyo ilalagay under the sun. Pag ginanon mo na at air dry na, yung talagang magaganon ma, dagdagan mo lang ng D1 darak. I-mix mo, ganun din ang ipil-ipil, air dry din. Huwag nyong ibibilad sa araw, mawawala yung nutrient content. So, yan, last na lang po ito. Bakit po yung mga manok namin, ayaw po nilang matulog sa ano, nasa taas po lahat sila ng mangga? Kasi yun talaga ang karakteristik pag native. Oo, ang native ang manok mo. Opo. Oh, eh, ganun talaga, wala kang magawa. Lahat po sila nandun. Kung gusto mo, gumawa ka ng bahay, ikulong mo sila, lagyan mo rin ng ganun. Pupunta rin sila sa taas. Ang native na manok, ganun talaga ang karakteristik niya. Ngayon, papaano mo babakunatan yung native? Eh, nandun sila sa tuktok ng ano. Kumuha ka ng bahaw. I-mix mo ngayon yung bakuna. Ipakain mo within 5 minutes kasi live yung virus. Okay? Kasi mamamatayan ka. Kasi nandun sila, hindi mo na bakunahan. See? Nagsisimula ang peste sa mga native na manok dahil hindi sila nababakunan, dahil nandun sila sa tuktok ng mapunong kahoy. Yan ang pagkakaiba ng sinasabi kong manok. Dahil yung mga manok na sinasabi ko, nandyan lang sila sa lupa, hindi nakakalipad masyado dahil mabibigat sila. Ang karakteristik nila, hindi sila umaakyat sa puno, pero umaakyat lang sila sa purchase na binibigay mo. Okay? Okay. Sir, gawin na lang po natin, if may other question pa po kay ma'am, pwede natin sigurang isulat sa papel. Then after naman po nito, pwede pa rin natin makausap si ma'am. We will proceed na Uwi po. Uwi na ako ah. O, bigay na din po namin, ma'am, okay lang po ba yung contact information? Contact number, 0920-924-4804. Sulat nyo nga. Aaron, nakaplash mo. Yun na lang, 0920-924-4804. Text lang kayo ng gabi. May trabaho po ako, 7:30 to 5. Ayun po, oy, sinusulat na po. If a flash, email marizonbeltran@yahoo.com. Nagle-lecture po ako. May lecture po ako libre, including diseases, May 4. Pumunta po kayo sa universidad namin. Magpamasahe kayo sa Tarlac. At may bayad pong 200 pesos para sa 2 merienda at 1 lunch. Hindi ko po kaya ginagawa ng bar. Pamimeriendahin ba kayo ng bar? Hindi. 0920-924-4804. Email marizonbeltran@yahoo.com. Facebook MA Asuncion Beltran, walang period yung MA. Yan, marizonbeltran@yahoo.com. Yan na po. Kamiling Tarlac, May 4 starts at 8:30 to 4. May libreng tour. Kaya lang, mamamasahe kayo. Kung may kooperatiba kayo, di, share-share kayo sa gasolina papunta ng Tarlac. Okay. Paki-ano nga po, bumili kayo ng Dominant Chicken kay Dr. Erwin Cruz. Dr. Erwin Cruz. Ito, si Dr. Erwin Cruz, ito po yung number niya. I-text nyo siya. Tawagan nyo siya. Sabi ni Dr. Beltran, sa iyo daw kayo may bibili ng manok. Ito po yung number niya. Okay. Dr. Erwin Cruz, source ng chicken, 0917-895-1105. Ulitin ko, 0917-895-1105. Dr. Erwin Cruz. Yan. Kung gusto niyo naman bumili ng incubator, ang pangalan niya, Paul Go. Okay, P-O, Paul Go. Okay, 0927
7445. Oh. Eh, paulit-ulit ito talaga ang number, kaw naman. Palitan mo ba ang number niya? Okay, ganito lang ako mag-lecture, ha? Oh, ayan. Oh, kung may problema kayo sa health, magtanong kayo. Pero hindi ako sasagot kung ano-ano yung mga usapan sa internet. Hindi ako nakikisawsaw. Ayan, magtanong kayo. Ma'am, ganun lang po. Kung may panahon po kayo, ito po yung sakit naman ako. Ano ko pwedeng ibigay? Libre na, oh. Kung nag-aral ako ng mahal, pagkatapos libre ang sa inyo, okay lang. Okay, Dr. Erwin Cruz, dyan kayo bumili ng sisiw. Paul is P-A-U-L, hindi poultry. Po. Meron akong pa-training, pero taga-car. 2 batches at isang taga-Central Luzon. 1 batch, 5 days each sa aking universidad. Tapos na ang Mindanao? Tapos na ang Mindanao? Ewan ko po. ATI, contact ATI Region 3, ATI CAR. Sila po ang iti-training namin. Kasi may hands-on, pati paggawa ng, pati pagbakuna, paggawa ng mga FPJ, fish amino acid. Po? Wala po akong TESDA. Nagtuturo po ako sa TESDA, kaya lang, ATI po ako, ICTPH. Calderiera, you ask them? It will be, wait lang ah, yung aking schedule ay nandito. You contact ATI on your own respective regions. Ask them to give them a you a training. Region 2, wala pa pong schedule ang Region 2. Wait lang po, kukunin ko. Okay, Region CAR. Region 1. Batch 1 will be May 2. To May 10. Batch 2 will be May 14 to May 23. Sa amin. Kaya lang, you contact CAR. Hindi kami ang namimili ng participants. Sa Region 3 ay June 4 to June 8. Kung taga-Region 3 kayo, you contact your ATI. Agricultural Training Institute po sila. Sa Mindanao, tapos na po, pero we have in Bicol, June 25 to June 29. Yun po yung schedule. Wala na pong tanong. Maraming salamat po sa inyo. Sana marami po kayong natutunan. Kahit 2 o 3 lang po ang magdediretso dito, masaya na po ako. Kung puro lang po kayong seminar ng seminar at wala namang patuloy, wala dong pumikwenta itong pinag-uusapan natin. Maraming salamat po. Ma'am, we'll invite po muna at the center of the stage to award the Certificate of Appreciation. Okay, I will read po the citation. Certificate of Appreciation is awarded to Dr. Ma Asuncion G. Beltran for sharing her invaluable knowledge and skills as resource person for the seminar entitled Commercial Production of Pre-Range Chicken during BAR seminar held on April 26, 2018, signed by our director, Dr. Nicomedes P. Aliasar. Thank you, ma'am.